Grabe. Kalat. Nakita niyo ba yun? Sobrang kalat, no? Meron na tatlong problema eh. Una, dahil sa mga kalat na to, minsan nalalagay sa panganib yung buhay ng ibang tao. Dahil minsan, ito yung nagdudulot ng mga sakit kagaya ng dengue at iba pa. Pangalawa, gusto niyo ba ito yung makita ng ibang bansa o mga foreigner tungkol sa mga Pilipino? Para alam nila na, uy, mga Pilipino, makalat. Madumi yung mga yan eh. Puro kalat sa mga paligid nila eh. Gusto niyo ba yun? Hindi, di ba? Oh, patlo. Dahil sa mga kalat, minsan ito yung bumabara sa mga kanal na nagdudulot ng mga flash flood. At dahil sa mga flash flood, naapektuhan yung mga tao. Minsan namamatay pa nga sila eh. And minsan nasisira yung mga gusali, mga infrastruktura ng bansa. Gusto niyo ba mangyari yun lahat ulit? Di ba tayo natauhan? Kaya ngayon, dapat gumagawa tayo ng solusyon. Kaya nandito ako ngayon para magbigay ng mga solusyon na pwede kong gawin as a student upang makatulong sa bansa. First solution. Nagkaplano ako na tuwing bibili ako o bibili kami ng pamilya ko sa labas, gagamit na lamang kami ng mga reusable bag, hindi na mga plastic. Pangalawa, gagawa ko ng mga slogan or mga sign na no littering and mag-a-advise ako ng mga doon ko ipapakita yung mga effects ng mga kalat para malaman ng tao na dapat o nga dapat hindi mag-litter para hindi mangyari yung mga nakalagay na effects na yun. Which is parang pampagising lang sa ibang tao yun para malaman lang nila yung the truth about yung nangyayari nga about sa kalat. Pangatlo, I myself will be a good example para sa lahat ng tao, which is why magpupulot ako ng mga kalat sa mga kalsada o kahit saan kung saan makita ko para at least maging mabuting example ako sa mga bata and sa ibang tao. Kasi like, pag nakita nila ako ginagawa yung tama, may chance na gagawin nila yung tama. And pag may nakita sa kanila na ginagawa yung tama, kakalat na yun. So and so forth, diba? So yun yung plano ko.